Hi guys, welcome back to my channel. It is me again, JR Marte. Kagaya nga na nasa title, I'm here to unbox my gift for myself, of course. Nag-unbox na kami kahapon, syempre, nung binili namin to. So, December 26 namin binili ang aking bagong baby, which is ang GoPro Hero 7 Black. Bago tayo pumunta dito sa mismong item, dun muna tayo sa freebie na nakuha ko kahapon. So, nabili namin siya, by the way, sa iClick, sa SM North Annex. So, kahapon kasi, originally, ang mga kasama lang nitong mga freebies ay 32GB na SD card and yung sleeves. Pero, ako, parang na-convince namin yung pinagbila namin sa iClick na dagdagan yung freebie. Ang mga kasamang freebie is yung SD card, yung sleeves, pakita muna natin, and lanyard, yung three-way pad, itong three-way. Bakit naging three-way? Ewan ko, 1, 2, tapos ito yung pangatlo, I think, yung pang tripod sa kanya. Ayun. So, syempre, punta na tayo sa aking bagong baby, baligtad pala. So, ang Hero 7 Black. Ano ba yung mga i-expect natin sa Hero 7 Black? Ayan. Basahin nyo na lang kayo. And meron din siyang, ayan, yung super smooth. Tama ba? Hyper? Super? Hindi ko mabasa masyado. Na sinasabi nila na you don't need a gimbal para sa stabilization. Gusto ko rin sanang bumili ng gimbal before para dun sa DSLR ko tsaka itong sa Canon, pero okay na to. Action cam pa para pwede pa underwater. Oo nga, dito na nga tayo, ba't ko pa binaba? So dito na tayo sa mismo item. You can see, bukas na siya kahapon. Binuksan na namin siya kahapon kasi nga, baka mamaya sira pala yung unit na mabili ko. Mahirap na mag-unboxing dito sa Pilipinas. So, ito yung mismong unit, pero bago tayo pumunta sa kanya, dito muna tayo sa mga pampadagdag. Ito meron tayong manual, GoPro manual, yung manual, hindi ko alam ito. And of course, yung sticker. Then sa loob, meron tayong charger. Cord lang yung binigay nila. So this one is a USB Type-C, kung di ako nagkakamali. Ayan. Of course, battery. Ano ba to? Hindi ko alam eh. Basta sticker siya. Yung isa para sa helmet. Yung isa para sa kotse. Punta na tayo dito sa mismong unit. Hero 7 Black. Okay. So, nasa loob siya ng cage. Tanggalin natin. Ay, matanggal. Ayan. Tigas. Wait lang. Tatahulan yung mga aso yung bisit. So, ito yung mismong unit. So, meron siyang, hindi ko alam kung filter ba yan or ano. Parang protection, protector ng lens. Tapos, meron siyang LED dito, indicator. Sa gilid, meron, nandito yung port para sa HDMI and para sa charger. Next. Sa gilid, sa kabilang gilid, nandito yung power on and off. And sa baba nun, nandito yung lagayan ng battery. Ayan, yan, nandito na yung free na SD card, which is yung 32GB. So, itetest na natin siya ngayon. By the way pala, meron siyang, I think, tatlong mic. Isang mic dito. Isa sa gilid. At isa sa sapato, sa payaso ko nakisama pa. Sa dito. Ayan. So, bali tatlo sa lang mic. So, I think mas better yung audio nito. Okwang! So, I think mas better yung audio nito kaysa din sa mga previous na GoPro. And this one is also water resistant. Pag binuksan siya, ilolong press lang yung power on. Ita-try ko na siya. In 3, 2,
1. Handheld ko lang yung aking GoPro. So, naka-on ang stabilizer. Paano ba yung sa stabilizer? Yung kapag ka naging bumpy yung, or kapag ka naglalakad ka, hindi masyadong mararamdaman, or hindi masyadong makikita sa camera. So, that's a good thing for an action cam. Kasi nga, masyadong magalaw pag action cam. And, ewan ko lang sa low lights, sabi nila medyo hindi daw maganda ang GoPro sa low lights. So, magta-try din tayo kapag ka mataas ang brightness. Outdoor. Kaya lang hindi tayo makaka-try ngayon kasi nga, gabi na. Pag binamp natin, halimbawa, galing sa taas, binaba, and so, ayan. So, I'm shooting in 2.7K, kung di ako nagkakamali, in 60 frames per second, naka-stabilizer ako. Naka-on yung stabilization ng camera. And, ayun, meron pang isang ano eh, meron pa yung hyper smooth. Sige, tatry ko naman yung hyper smooth. Yan. So, paano ba pag 4K 60 frames per second? Ang baliw dito. To be fair ah, sa bukas mag-shoot pa tayo gamit ang GoPro sa labas para makita natin yung liwanag, or rather yung kaibahan niya kapag shooting in maliwanag in daylight. Ayan. Okay na yun siguro. Hi guys! So, ito na yung video test natin sa maliwanag kapag gumagamit tayo ng GoPro Hero 7 Black. So, nakabukas din ang hyper smooth niya, and mamaya tatakbo tayo around the house. Okay. Ngayon na pala. And from maliwanag, punta tayo sa medyo madilim at maliwanag ulit. Tignan natin yung shifting sa camera, and of course yung audio na rin, kung okay ba siya. Tatakbo tayo ngayon. Diba? Mukhang tanga. Okay, so that's it. Balik na tayo sa original vlog. Thank you for watching. Please like and subscribe. Kung bago kayo, mag-subscribe na please, para awa nyo. And hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga pinopost ko or mga bagong vlogs ko. For now, yun lang muna. Bye!